Barkunang China, dua glumapit sa Navy ship ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Ano kaya ang nangyari? Bakit ayaw lumapit ang mga barko ng China sa mga Navy ship ng Pilipinas habang nagpapatrolya ito sa West Philippine Sea? Gayon alam naman natin na ang barko ng Coast Guard ng Pilipinas ay sinusuki ng barko ng China para ito ay ibuli, magkaroon ng dangerous maneuvering, ganoon din ang pagsagis sa mga Philippine Coast Guard ship ng Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, inihayag ng ating bansa na nagkakaroon na ng distansya ang barko ng China sa mga Navy ship ng Pilipinas sa pagitan ng 3 miles hanggang 4 miles na distansya. Nakikita natin na umiiwas ang China sa anumang hindi magandang pangyayari sa pagitan ng Navy ship ng Pilipinas at barko ng China. Ano kaya ang matinding dahilan kung bakit biglang nagbago ang diskarte ng Chekwa? Number 1, desidido na ang ating bansa na kung anuman ang mangyari sa gagawing illegal ng China at pangbubuli sa ating mga Navy ship ay desidido na ang Pilipinas na labanan ito para ipagtanggol ang ating soberanya. At matapang din niyahayag ng ating bansa sa kanilang mga radio challenge sa barko ng mga China na anumang illegal na gagawin ng barko ng China ay nakahanda na ang Pilipinas para pumalag at lumaban sa anumang pambubuli at anumang illegal action na gagawin ng China laban sa ating mga Navy ships. Napapatot sa daan tuloy ang barko ng China na ang kayang ibuli nila ay ang barko ng Philippine Coast Guard. Pero pagdating na sa mas mataas na tensyon o mas mataas na pagdidepensa gaya ng Navy ship ng Pilipinas ay naduduwag din ang buntot ng China. Tahasang sinabi ng ating bansa na anumang illegal na ginagawa ng China sa ating mga baybayin ay kanila itong i-chat challenge at handa silang lumaban at pumalag sa anumang gagawing hindi maganda ng China. Number 2, takot ang China sa pwersa ng mga Amerikano in kombinasyon sa pwersa ng Pilipinas, Japan, Australia at ibang bansa na gustong tumulong sa atin. Alam ng China kapag nagkaroon ng girian sa pagitan ng joint patrol ng Pilipinas at Amerika at kung gumamit sila ng dahas at kung nagkamali sila ay talagang makakatikim ang China ng di inaasahang opensa galing sa pwersa ng Amerikano at Pilipinas. Kumakalat ngayon ang mga ugong-ugong magamat maraming ipinapakita ang China na malalakas na armas at mga malalakas na teknolohiya sa larangan ng digmaan. Ngunit ayon sa information, marami sa mga ito ang hindi gumagana. Dahil ito ay hindi raw pinunduhan ng China o walang pagpupundo na ginawa ng China. Bagkus ginawa lamang ito para linlangin ang mundo at linlangin ang Pilipinas na mayroon silang malalakas na armas. At kung sino man ang maliling lang sa mga pinapakitang armas ng China ay yuyuko sa kanila. Kung kaya't nung nagkaroon ng putukan ang China at India ay hindi ito naging full-blown na gira sa pagitan ng India at China. Nung nagkaroon ng putukan ang Vietnam at China, hindi rin ito naging full-blown war sa pagitan ng Vietnam at China. Maging sa pagitan ng Indonesia at China nung kunin ng Indonesia ang kanilang langis ay walang nagawa ang China. Maging nung kunin ng Malaysia ang kanilang langis sa kanilang mga baybayin ay walang nagawa ang China. Magamat marami silang ipinapakita na malalakas na armas at sinasabi ng ilan na isa sa mga pinakamalakas na military defense and offense ay ang China. Ngunit para sa mga bansang hindi nasindak sa mga pinapakitang sandata ng China ay nakuha nila ang kanilang mga karapatan at nakuha nila ang mga biyaya ng gasolina sa kanilang mga baybayin. Alam ng China na kapag papasok sila sa gira
o mga di inaasahang putukan sa pagitan ng isang bansa ay masyadong malala ang epekto nito sa kanilang mga mamamayan, maging sa ekonomiya ng kanilang bansa. Dahil napakalawak at napakaraming tao ang China. Kung kaya't labis rin na nag-iingat ang China sa pagpasok ng digmaan. Masyadong tuso ang galawang ng China kung kaya't ang kanilang naisip na remedyo ay magpakita ng mga sopistikadong armas. Magamat kung sa aktual na gira ay maaaring hindi magamit ang mga armas na ito. Dahil kulang ang pondo at talagang hindi ginawang pangdigma ang mga armas na ito. Kung kaya't sa pagkakataon ito sinabi ng ating bansa na may plano na ang ating bansa para depensahan at ofensahan ang ating bansa kasama ang Amerika kung sakaling gagalaw ng hindi maganda ang China at prepare na prepare ang ating bansa at syempre hindi rin kailan na ready to defend and offense ang ating bansa laban sa agresibong taktika at aksyon ng China. Magamat maliit tayong bansa, ngunit alam natin na mahirap din tayong sakupin ng China. Kung tayo man ay matatalo sa kamay ng China, panigurado magkakaroon din tayo ng malawakang damages sa bansa ng Chekwa. Kung kaya't sa puntong ito, one step higher ang ginawa ng ating bansa sa paggamit at madalas na pagpapatrolya ng Navy ship ng ating bansa sa ating mga baybayin. Number 3, alam ng China na sila ang salarin sa West Philippine Sea. Anuman ang paggigiit nila na kunin ang ating mga baybayin para sa mata ng international community at para sa mata ng Pilipinas. Ito ay illegal at hindi ito papayagan ng mga bansang tumutulong sa atin. Dahil napakahalaga ang baybayin ng West Philippine Sea para magkaroon ng freedom of navigation at para magpatuloy ang ekonomiya sa Europa, sa Amerika, sa Australia at iba't ibang panig ng bansa. Kung kaya't mariin na tinututulan nila na ang South China Sea ay pag-aari ng China. Kung kaya't para sa karamihan ito ay isang pagkakamali na ginagawa ng China na suluin ang benepisyo ng South China Sea sa larangan ng teritoryo, gasolina, ekonomiya, isda at ano pang mga biyaya na ibibigay ng South China Sea. Malayo pa ang lalakbay ng Pilipinas para makuha ang gasolina sa Red Banks. Ngunit nakikita natin na humahakbang na ang ating bansa palapit sa pagkuha sa gasolina sa Red Banks. At inaasahan natin na sa mga susunod na araw, buwan at taon ay patuloy at madalas ang joint patrol ng Pilipinas at Amerika at mga ibang bansa. Isa na sa mga dahilan para makuha ang gasolina at para maipatayo ang istruktura sa mga baybayin ng Pilipinas at magsisilbi itong military base ng ating bansa. Ito ay pawang kuro-kuro lamang ang iyong lingkod, Mon Cordell, Info TV!